Don't let love ruin whatever you have right now. So for your sake, let's stick to our plan with Dr. Sifra. How I wish na may babae talaga ako. Sira ulo ka pala eh. Seryoso ka ba talaga sa anak ko? Dok, di ba inamin ko naman sa inyo na hindi pa ako handa sa nangyari sa amin ni Zoe. Pero hindi ko tatakbuhan yung anak nyo. Pananagutan ko yung magiging baby namin. Docs! Akala ko nga, sasaktan niya ako eh. Pero siya pinagligtas sa akin doon sa nang hold up sa akin. Sabi ko sa kanya na kung talagang mahal ka niya, hindi na siya magpapakita sa'yo. Sinabi mo sa kanya yon? Eh di ba yun naman yung gusto mo? Kaya ka nakipaghiwalay sa kanya? Zoe, nandito kami ni tatay para sa'yo at saka para sa magiging anak mo. Kaya hindi mo kailangan si Dax. We both know you're doing this just to please my grandmother. Tsaka ikaw rin na may magbe-benefit dito. No? At least, inaalagaan kita. May effort ako sa'yo. Gusto kong ma-inlove sa'yo. Kaya pwede ba? Huwag mo akong susungitan. Tama ba na mag-settle ako kay Gabby? Annalyn, anong problema? Dok, may nag-message sa akin. Anong number? Bantayin ko daw si Zoe. Tinan mo. Oh, Zoe, oh. Ito na yung wheelchair mo. Ano ba yan? Bakit ang tagal mo? Alam mo, sa tagal mo, muntik na akong maupo sa sahig. Sorry na. Ito na, umpo ka na. Ngayon ako. May nadaanan na akong drugstore dun. Tingnan natin yung vitamins mo. Tara. Wait lang. Pwede ba? Dito na lang ako. Ikaw na lang bumili. Sige. Sige na nga. Pabalikan kita agad, ah. Zoe. Dax! Kamingay. Ang ginagawa mo dito? Natatakas na kita. Huh? Teka! Teka, saan tayo pupunta? Ay, baka may gusto ko palang pabili si Zoe. Tanungin ko nga siya. Zoe? Saan pumunta yun? Saan na kaya yun? Excuse me, miss. Yes, sir? Nakita mo ba yung kasama kong babae na naka-wheelchair? Iniwan ko lang kasi dito eh, tapos biglang nawala. Ay, sorry, sir. Kakalabas ko lang. Baka nag-share lang ko yung kasama niyo. Sige, salamat. Saan kaya yun? Sir, excuse me. May nakita ka bang babae naka-wheelchair? Chinita, maputi. Ayun, naka-wheelchair. Meron, sir. Nakasalubong ko kanina. Tulak-tulak po siya ng isang lalaking nakakap. Lalaki? Oo. Saan sila pumunta? Ah, dito. Sige, sir. Salamat. What? Hindi sumasagot yung number na nag-text. Keep an eye on your sister, Zoe. Something's about to happen. Sino kaya to? Siya magte-text ng ganun? Kaya nga eh, bakit anonymous message pa? Bakit hindi na lang niya diniretso? Diba? Sa tingin mo, Doc, connected to dun sa sekreto ni Zoe at Dax? Posible eh. Dok Annalyn, bukod sa ating dalawa, sino pang nakakaalam yung tungkol kay Zoe at kay Dax? Ang alam ko si Madam Chantal. Pero hindi naman magte-text sa akin yun kasi galit sa akin yun eh. Yun nga. Kaya baka anonymous message. Kasi kailangan niya ng tulong kay Zoe pero hindi kanya madiretso. Basta siguro mas okay na sabihan ko na lang si Zoe. Tawagan ko siya. Sige, Doc. Teka, Dax! Ano ba? Saan ba tayo pupunta? Tatakas kita. Sandali! Sandali nga! Ano ba? Dax, ano ba? Ano ba sinasabi mong tatakas? Saan ba tayo pupunta? Zoe, mali na naghiwalay tayo.
kaya alis tayo dito. Titira tayo sa malayo. Lux, nandito si Gabby. Baka makita ka. Mahuli pa tayo. Hindi ako alis dito nang di kasama. Lux, are you stupid? Hindi nga ako pwede sumama sa'yo. Stupid na ako, stupid, pero hindi nga ako alis dito nang di kasama. Halika na. Alis na tayo. Sumama ka sa'kin. Sumasagot si Zoe. Baka busy lang siya sa hospital. Eh, day off niya. Pero alam ko kasi niya si Dr. Sifra. Try to call him. Teka. Excuse me, ma'am, sir. May nakita ba kayong babaeng naka-wheelchair? Chinita na maganda. Wala. Sige, salamat. Hello, Doc Annalyn. Hello, Doc. Kanina ko pa kasi tinatawagan si Zoe eh. Di ba magkasama po kayo? Kanina magkasama kami. Pero ngayon, hindi ko siya makita eh. Ano? Bakit? Bigla na lang po nawala si Zoe? Hindi siya nawawala. Hindi ko lang siya makita. Umalis nang hindi nagpapaalam sa akin eh. Bakit? Nag-aaway po ba kayo? Akala ko ba okay na kayo? Okay kami. Hindi kami nag-aaway. Kaya nga nagulat ako na bigla siyang nawala eh. Dok, wait lang ah. May kailangan lang ako sagutin. Ano sinabi? Magkasama daw sila kanina pero bigla daw nawawala si Zoe.